Hey guys! Ayan, so it's been a while since my last upload. So this time, we're going to have a serious talk, real talk about the new normal class. Kasi I have here my tamangkin, the player, and my bunso, si Richie. Ayan. So by the way guys, andito kami ngayon sa Union Libertad Antique. But for those na hindi naman familiar sa lugar, kasi most of my subscribers are from other countries, no? So this time, let's focus na lang dito sa foods natin. So we ordered this I guess it's Barkada Bandol. No? For a very affordable price. Yeah, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, almost 6. Yes, 6 na foods with this milk. But this is what's this? Dark chocolate. No. Not tea. Ayan. So this Barkada bundle composed of this onion rings, the tacos, siomai, the fries, clubhouse, and these chips. Ayan. Together with this. Tea. Chocolate tea. I don't know. So let's start. So by the way, for those na hindi pa ako nakakilala, I'm Teacher Ray. I'm a secondary public teacher. So the purpose of this video is to, you know, to share the most commonly na question lagi or the perception most of the time of our students with the parents and other, you know, yung mga taong ang daming tanong about sa new normal classes or even the new normal situation because of the pandemic. So before we proceed sa ating main course, now I have here my pamangkin, my dear pamangkin, Claire Danes Shoko. Claire Danes! Ayan. Ayan. She is currently studying at University of the East sa Manila. And then, ayan, si Claire Danes. And then, my bunso, yung bunso namin, si Richie, yung magdidibo on 21. Ayan. And currently studying naman sa Garcia College of Technology sa Caliwa Aklan. Senior high school. And by the way, grade 12. And by the way, si Claire pala is incoming grade, I mean second year college. So ano ba yung mostly na perception namin as a teacher about sa new normal classes? Ayan, so very obvious naman, we are being trained kung on how to deal our students, especially face-to-face, no? Kung paano ba mag-handle ng mga students namin, paano sila turuan on inside the classroom. So this new normal class naman, to tell you guys, it's so hard for us teachers, it's because sinasabi nila, less yung mga works namin, but honestly, mahirap gumawa ng modules. Why? Bakit mahirap? Kasi nga, diba, before, given na yung mga books namin, books references are provided sa amin mga teachers at sa amin mga students, but this new normal situation, new normal class, kami mismo yung gumagawa ng mga modules namin na ibibigay namin sa students namin, especially our school. We are having this ang modular na system ng pag-distribute ng mga ng pagbigay ng ideas, learning sa aming mga students, since yung online class parang hindi siya particular or hindi siya applicable dito sa aming lugar. Ayan. But you know what, guys?
parang tinuruan din kami ng new normal situation na ito on how to be eager pagdating sa aming mga paperworks. Kasi dapat on time. Kasi we're running out of time. Kasi by October 5, mag-start na. At hindi pa yan basta-basta yung paggawa namin ng mga modules. Hindi pa yan basta-basta na yun na yung gagamitin. Kasi dadaan pa yan on process. Like, yung pag-edit, yung pag-layout, yung pag-print, encode, etc. And so we need to be, yun nga, as early dapat matapos namin yung module na gagawin namin. Kasi idadry run pa yan sa region. Yan, dalhin dito sa may division. Tulad ng sabi ko kanina, we are being trained kung paano mag-deal sa mga students namin. Mostly face-to-face. Pero yung parang, hindi naman siya hardest part. Pero yung part ngayon is, kasi nga online, some online, iba naman is modular. Yung parang pangit lang na part sa pagiging teacher naman is parang hindi kami nabigyan talaga ng chance maging teacher talaga. Kasi nga, wala eh. Their parents will be their teacher. Kasi sila, yung parents nila, yung doon sa kanilang bahay habang sinasagutan yung mga activities nila. Ayan. So, ako sa part ko, you know what? Ako yung tipo kasi na teacher. Yeah, kung ma-experience nyo na ako yung maging teacher ninyo, ano ako? Suplado din ako. Pero ako yung pinakakalog talaga when it comes sa mga discussions kasi I always make my students, my class, lively. Nagdadrama ako dyan. Nagdi-declaim ako dyan. Ayan, sobra pa ako sa artista. At yun yung gusto ko talagang magawa sana ngayon na hindi ko talaga magawa. At dagdag pa dun guys, yung batch kasi ngayon ng senior high school ng grade 11, kasi senior high school teacher ako, advisor. Yung batch kasi na ngayon na mag-grade 11, supposedly sana, sila yung batch ng student pa sa school na tinuturuan ko na hindi ko pa talaga na handle. Ayan, so, parang na-challenge ako that time. Before, as sabi ko nga, inaabangan ko talaga yung batch na yan kasi gusto ko talaga silang ma-handle. Kasi, may section talaga dyan na parang group talaga ng mga ano, very, sabihin natin, very witty na mga ano, na mga group ng mga students. So sabi ko, na-challenge ako kasi gusto ko din silang ma-experience na turuan. But sadly, yun nga, parang hindi ako mabigyan ng chance kasi nag-chat-chat lang kami. We have our GC, the UMS and the ABM na class. Nag-chat-chat lang kami. Hindi pa kami nag-meet personally kasi nga hindi wala akong subject sa kanila nung junior high sila. At the same time, kung hindi mo kasi naging estudyante sila, parang hindi kayo masyadong close that time kasi especially yung school namin, it's a big school, large school na nga. Hindi kayo basta-basta nagsasalubungan o nagkikita, magkakausap, maliban na lang pag may mga conferences. And so yun yung point ko na parang hindi ko sila ma-handle kung paano ko na-handle yung mga... May nagbibijoke eh guys, CPR na to sa yun ng words. Hindi ko ma-handle yung mga student ko ngayon same way sa mga students, sa mga past students ko. Ayan. So this time naman, let's try to ask these two na naka-experience na ng online classes. Kasi sa mga private schools kasi, ongoing na yung classes nila. So, let me ask Claire. By the way, I have here my question. Pero, parang hindi ko na din yung gamit talaga. By the way, Claire, how's the new normal online class experience? Mahirap. Mahirap in terms of internet. Kasi mahirap yung internet. So, na-affectan yung flow ng discussion and yung pag-aaral mismo. Okay. Ayan, so most of the time talaga, the main problem is the internet connection, especially here in our location, no? Very poor yung internet talaga. So, when they're having their online classes, so yung interruption talaga is very, hindi lang minimal kundi most of the time.
Ikaw naman, Litsi, how's your experience having this new normal or the online classes? Wala. Tulad din ang sabi ni Claire, mahirap. Gaya-gaya lang, Peg. Hindi. Kasi ano, minsan pag, ano, mabagal yung internet, nagputol-putol yung mga salita ng teacher, kaya hindi ko maintindihan. Yun yung mahirap. Exactly, guys. You know what? Kasi ako yung taga-load ng Wi-Fi namin. At it's so costly talaga ang gastos mag-load ng Wi-Fi. Kasi nga malakas kumain ng internet. Kasi on-cam sila eh. They are having online classes via Zoom or other means of video call. Ayan, so nagsasabay pa yan silang dalawa talaga na nag-online classes. Ayan, so yun yung mahirap talaga. Kasi nga, di ba, kahit nga messenger natin, di ba, ang hirap pag nagkaroon tayo ng video call, ang hirap pag yung internet natin is mahina, nag-choppy. So, you know what guys, last time, meron silang recitation, and it so happened na nung time na yun pa talaga humina yung internet. So yung ginawa ko, nag hotspot ako ng data ko sa laptop ko para lang mag-resume yung video, kasi nga yung video is parang robotics, choppy siya. Ayan. So ano naman, Claire, yung advantages ng online classes sa'yo, especially that you are studying sa UE, sa Manila, tapos dito ko sa province, sa Antique. Ano yung advantage? Siguro ano, kasi nasa family ka. Kasi sa Manila, maras sa family mo. Tapos, yung advantage din is, parang, ano, mas fitted in terms of parang mga merienda sa food, gano'n. Kasi pag doon, araw-araw kain sa labas, ganyan. Yun lang yung advantage niya, pero more on disadvantage talaga siya. Ayan, so ikaw naman, Richie, ano yung advantage para sa'yo? Same halos sinabi na ni Claire, yung advantage ko na lang, siguro, mas kaming public, mas maunang, Public ba kayo? Mas mauna kaming matatapos, like, Yun yung advantage sa kanila. Kasi yung mga public schools, di ba sa October 5 pa, yung mga private schools, they already, ano, parang almost 1 month na ba? Nang mag 1 month na, ano, start yung online classes nila. Ayan. So, para sa akin naman na, let me share my thoughts about the advantages of these new normal classes. Since yung bunso namin si Richie, ako yung nagpapaaral. Ako yung gumagastos. Especially the financial, with the, what's this, the allowances, the pang tuition, the pang bayad ng boarding house, ako lahat. So, it is so good to feel na kahit papano, nakatipid ako kahit konti, yung load na internet ngayon. Ayan. At the same time talaga, I agree also with the cost of fair days. Kasi nga, diba, this new normal classes, this new normal situation, having their online classes, nakastay na sila sa house, diba? So, my point is, yun nga, parang intact kami na family sa bahay, no? Si Claire kasi nung sa Maynila, she's living with his auntie. Yung kapatid ng papa niya. Her auntie pala. Ayan. Tapos si Richie naman, yung munso namin, senior high school, grade 11 that time sa Kalibo, ano yan, hindi yan marunong talaga sa mga gawain. So you need to give her allowances na makasustain sa kanya for 1 week. Kasi most of the time, bilis sa labas, kain sa labas, ganyan, so magastos. So ngayon, nakatipid talaga kami, di ba? Pero yun lang, pag sa bahay naman, dami namin kakainin. Kasi andyan kami lahat. Kasi di ba, andoon kami sa bahay kami lahat. Yun lang talaga yung parang, hindi naman siya disadvantage. It's more on
advantage para sa akin. Ayan, so parang mauubos namin yung foods namin. Pero hindi pa kami nangalahati sa time. Ayan. So, kanina, kung may advantage tayo kanina, so, hindi pwedeng mawala yung disadvantage na naman. Ayan, so, unahin natin si Richie. Richie, ano yung disadvantage naman or disadvantages naman ng new normal class or online, having online classes sa iyo? Siguro para sa akin yung disadvantage. Sa mga estudyanteng ano... Kamu ka naman dito sa camera. Sa mga estudyanteng parang walang-wala, ganun. So, parang disadvantage yung online class sa kanila. Kasi hindi tulad sa akin, ano, medyo okay lang. Pero hindi sa, I mean, sa iba kasi disadvantage yung online class lang kapag walang gadget, walang mga pang-load, ganun. Yun lang. Ayan. So ikaw naman, Claire, ano yung disadvantages? Ano? Yung disadvantage niya, for me, kasi as a college student, parang mas beneficial kasi pag face-to-face. Kasi mas makaka-learn ka and mas makaka-makinig ka sa mga teacher and mas ma-elaborate nila yung lesson. Ganun. And syempre, yung disadvantage din lang is yun nga, katulad ng sabi niya, na para dun sa mga walang-walang pamili ng gadget, pang-load, kasi diba, dapat yung education is a right, dapat, hindi siya dapat privilege. Eh, yung nangyayari ngayon, parang nagiging privilege siya kasi yung mga nakakapag-enroll lang, yung may mga means ng pang-education. Exactly, I agree also sa thoughts nilang dalawa, na especially, those, diba, we are lucky because yung nakuha namin or na-choose namin na means of delivery mode ng learning is modular, which is very applicable sa location namin. But for those naman na pumili ng online classes, diba, and it so happened na wala sila pambili ng, they have their gadgets, but it so happened na wala silang gadget, especially laptops or having the dreadful na internet connection, it will be so hard sa kanila to learn, no? Having their online classes. Kasi nga, especially sa akin, you know what? Ang hirap magturo na hindi face-to-face. Mahirap na nga magturo ng face-to-face, di ba? Face-to-face na nga ako nagtuturo, pero yung mga students ko hindi nakaka-learn talaga ng gusto. Ayan, so how much more kung ito ay online classes, di ba? Ayan, so yun yung point, yung parang disadvantages siguro ng online classes. Ayan, tsaka wala kasi ganyang parang walang closure, di ba? Parang hindi mo ma-sure talaga kung may learning yung estudyante mo. Kasi hindi mo ma-follow up talaga ng ganoon ka ikli lang na lives pa, I mean, ang time. Na time ng class niyo. Ayan. So parang so hard talaga this ano yung online classes. And so that's it, guys. Thank you so much mga parikoy. So before we end this video, I would like to ask some thoughts about these foods. Ayan. Kamusta yung foods ano? Richie and Claire. Ayan. Textong, ano ba 'yan? Communicative ano way, no, non-verbal communication, having such gestures like is one good, okay, approve. Ayan, you know what, guys, I am so lucky, I am so happy, and parang ayun, happy talaga ako na yung location namin, yung lugar namin ngayon is parang unti-unti na talagang, you know, diba, parang the progress is on. Ayan, kasi before talaga, guys, wala talagang mga like this kind of having this, what's this? Yung mga small business, small stores like this na offering foods, drinks, teas, ganyan. So, ngayon, di ba, okay na, no? Ang dami ng mga business na, especially mga ano, mga tea. Yan, ang saya lang sa feeling na kahit paano ma-feel mo din yung ano, kasi ako kasi nag-spend ako ng life ko, ng life talaga ng college sa may, hindi naman sa city pero malapit sa mga, you know, urban
urban places. And I also had my master's degree sa Iloilo. So parang I'm so exposed sa mga lugar wherein available yung mga fast food chains, yung ganyan. Tapos dito sa lugar namin, wala talaga guys, as in. So parang before. So ngayon, ang dami na mga tea house, mga bread house, coffee shop, mga ganyan. Which is parang ang saya lang sa feeling kasi pag mag-board ka sa house nyo, mag-food trip kayo sa labas, ganyan. Di ba? Kung may pera daw. So they are lucky that they have me. So, is it true? Lucky ba kayo? Kasi yung mga pamangkin ko ito, at yung bunso at pamangkin ko, kung meron talaga akong, ganyan, na-spoil ko sila as I can. So, this time, kahit paano. Kasi exam na nila bukas kasi. They will be having their exam, online exam tomorrow. So, kaya ko sila pinrit ng foods para kahit paano. Yung ano naman, yung magkaroon naman sila ng sense of eagerness na kahit online class, kahit online exam sila tomorrow, pag-igihan nila yung exam nila. Diba? Ayan. So, ayan, thank you so much mga pariko talaga. So, we need to end already. Ayan, shout out pala sa mga members ko, channel members ko. And thank you so much for the support. And thank you so much din sa mga ka-team ko. We have the Team Puswap. Thank you so much. The Kababang Family. Thank you so much. The Antique Iloilo Vloggers. Thank you so much. Ayan, thank you so much talaga all the way sa mga support ninyo guys. Through time na nagla-live streaming ako, nag-upload ako ng mga videos, or I'm having my premiere. Ayan, thank you so much. Hopefully na, yun nga, mag-grow pa tayo together sa dito sa YT world. Especially yung mga baguhan pa lang na nagsa-start. I am very lucky na andyan kayo lagi sa akin. Though lately, hindi ako nakapag-upload ng video. Thank you so much talaga mga parikoy. God bless po sa inyo. Keep safe po.